Kasabay ng pag-asenso ay ang pagdami ng matataas na gusali. Hamo naman kung paano mapapangalagaan ang mga pamana ng kasaysayan alang-alang sa progreso. Sa Santaan na Maynila, nangangamba ngayon ang ilang grupo na matulad sa nangyari sa monumento ni Jose Rizal, ang makasaysayang distrito. Kung bakit, narito ang ating report. Taong 2008 pa nang magsimula ang CDC Holdings na magtayo ng mga kondominium sa Santa Ana. Taong 2011 naman, nang ideklara ng Manila City Council ang lugar bilang Histo-Cultural Overlay Zone upang ito'y pangalagaan. Ang Santa Ana ay isa sa makasaysayang distrito ng Maynila. Sa paligid ng halos 300 taong simbahan, natagpuan sa pamamagitan ng archaeological diggings ang ilang mga kagamitan na gamit pa noong bago dumating ang mga Kastila. Ipinagmamalaki ang retablo ng Santa Ana Church, maging ang kamarin o dressing room ng birhen. Ang kisame ay itinuturing na isa sa pinakalumang painting sa bansa. Kaya naman, may bago ng regulasyon na sumasakop sa bagong proyekto ng CDC Holdings na River Green Residences sa Santa Ana. Reklamo ng Santa Ana Heritage Tourism Association. Kahit hindi pa kumpleto ang mga requirement, nagsimula nang magtayo ang CDC. Itinanggi ito ng CDC. Construction only started this August, after the 3 months after the clearance made by the National Museum. I have so many pictures of all the construction equipment. So if they don't call that construction, I don't know what it is. So it's a lie. I'd call it a bold-faced lie. Sa huli, nagawa rin ang Archaeological Impact Assessment ng National Museum na siyang nagbigay ng clearance sa kondisyong ang istatwang ito ng St. Ignatius at ang Machuca tiles at bricks ay pangalagaan at bigyan ng maayos na pwesto sa bagong gusali. Dati kasi itong Laig na Siyana na naging tirahan ng mga Heswita. They have already collected all the artifacts which were excavated, no, and they are now preserved in a room, everything subject to the recommendation of the National Museum. Pero reklamo ng asosasyon, wala pa ring exemption sa City Hall ang CDC para magtayo ng higit 30 palapag na condominium. Umamin naman ang CDC Holdings na pinoprocess pa lang ang kanilang application. Nais ng komunidad na protektahan ang line of sight ng simbahan para di maulit ang nangyari sa monumento ni Rizal sa Luneta.